Hello, welcome po ulit. For today's vlog po, magti-testing tayo ng itong breaker hammer. Itong dalawa. Yan, tsaka yung isa, yung nakakabit. Dinala po na to ng client dito. May problema daw. Ayaw sigurong pumutok or mahina siguro. Maswerte tayo, meron tayong excavator na stuck dito ngayon. Dito natin iti-testing. Yan. Baka siguro posibleng problema lang nito baka hindi na sapat yung pressure ng nitrogen niya. Yan. Sinasalinan din kasi pala to ng ng nitrogen. Dito. Tsaka yung dito na side niya. Yan dyan. Pag nagsalin po kayo ng nitrogen dito, sure lang po ninyo na galing po sa yung pressure na nilalagay niyo. Sa talaga yung advice po na pressure ng manufacturer. Importante po meron kang pressure ng pressure gauge ng nitrogen. Ito. I-check natin ang pressure nito kung sapat po. Okay po, ito na, nakabit na natin yung breaker hammer natin. Ngayon ititesting na natin 'to para makita natin yung yung nirereklamo ng ating client. Okay. Testing po natin. Breaker mode po, make sure na naka breaker mode po yung yung excavator nyo dito sa settings. Yan, heavy ito po, ito nakikita nyo yan. Yan breaker mode, yan tapos yan po, ayaw po talaga po lang ayaw pong pumuto. Yan, wala pong reaction yung breaker nila. Wala po talaga. Yan pala yung problema nila. Yan. At least nakita na po natin yung nire-reklamo nila. Wala po. Yan po yung iti-testing natin. Masyado kasing mataas yung karga nila. Ipapakita natin mamaya yung tamang sukat ng paglalagay ng nitrogen. Sa ngayon po, na-testing natin, wala pong reaction, wala pong yun pa lang naging problema. Okay. Lagyan po natin, salinan natin ang sakto. Ayan, pwede testing natin ulit. Nabali, nilagyan namin ng exactong pressure na ng nitrogen. Tsaka, in-adjust din yung adjuster niya. Ito po, susubukan na naman natin. Yan. Breaker na, breaker mode na tayo. Tapos ito yung switch ng breaker. Mapakan lang natin. Pumaputok naman. Gumagana na. Kaso parang mahina pa. Yan, parang medyo mabagal pa yung niya. Yung yan, mabagal pa. Adjust natin ulit. Kung yung gagawin hindi yung kuha nun. Yan, cooperate natin sa kanila at saka adjust natin. Ito po yung adjuster niya. Okay.
sobrahan yata. Ilogan natin. Mahigpit niya. Tuwag. Isa. Isa muna. Sige. Tsaka itong dito, may adjuster din to para sa interval ng rapid niya. Ito, adjuster din to. Para yung rapid niya, kung gusto nyo, yung masyadong yung interval. Rapid siya. Ito din yun, na-adjuster. Yay! Papansin niyo po, hindi na siya masyadong rapid kumpara kanina. Okay. Sakto na po yung harapin niya, ganyan po yung kakabit lang po natin itong lock. Lock ng adjuster. Lumaya po, ipakita ko sa inyo yung sukat ng ng nitrogen niya. I-lock din to sa kabila. Okay. So, ito po, check natin yung pressure ng nitrogen. Kung bumaba ba. Or bumaba ba. Or ganun pa rin. Ito po sa accumulator niya. Tingnan natin yung pressure. Pressure. Oops. Siyempre, alin na 5 mm ang kailangan natin? Alin wrench, 5 mm. Luwagan natin dito. Check pressure. Bumaba. Dagdagan na lang natin. Tapos check natin ulit kung nabawasan ba. Dapat nandito sa mga 60. Okay. Dito sa kabila. Kabila naman tayo. Doon. Yan. Sakto lang dito, sakto lang to dito ang karga. Dyan lang sa kabila.
So dagdag na lang tayo diyan. Paano ba dagdagan? Siyempre dapat meron kang ano. Nitrogen. May nitrogen gas ka dapat. At yan yun. Kita mo. Masyado naman kayong ano, seryoso. Yung kasama namin gamit ng nitrogen sa pagkatin. Ginawa niyang oxygen yung nitrogen namin. Tanga-tanga. Bila okay. Ting de de de. Ano sa Tagalog to? Itaid. Itaid natin yung fittings para sa ano. Dahil magtubin tayo eh. Hindi kasi kami marunong magbisaya. Tagal na kami dito sa Mindanao. Lalo na dito sa Davao pa eh. Hindi kami anad sa Bisaya dito. Minsan hindi na namin naiintindihan yung mga salita nila. Tango lang kami ng tango. Yan, good. Meron. Pag ano, pag nagsalin na kayo, ilagyan nyo to dito. I-open nyo lang to. Yan. Open yung tangke. Open nyo yung tangke. Tapos dito. Dito. Ayan. Luwagan nyo lang to para pumasok yung nitrogen sa loob. Check. Ito lang yung nadagdag. Po yun. Yun yung saktong pressure. Yan, sundan nyo lang. Yan, kitang-kita naman. Kung napapansin nyo po, bumababa. Dahil meron tong ano, may leak dito sa hose. Kunting leak dito. Buwasan natin. Check natin yung pressure ulit. Bumaba talaga. Yan, sakto na yan. Ang bukas, itesting natin to. Tingnan natin kung bumababa yung pressure. Pag nag-iba yung pressure, malamang, ano to, baka yung diaphragm dito sa loob, baka punit na. Or merong ini-skipan ng nitrogen. Okay, yun lang po. Maraming thank you. Yan. Guys, final testing na tayo. Test natin. Bali, yung dalawang ano lang, yung dalawang alin na 14mm, yun yung i-adjust nyo. Kung sakaling magka-problema kayo ng ganito. Pero yung ano, yung karga talaga ng ano, nitrogen, pag hindi sakto yung pressure, mag-over yung pressure na karga nyo, or kulang, hindi din siya gagana. Kaya, kailangan talaga na sakto lang. Yan, iti-testing natin. Thank you.
Ha.